Magandang araw. Topic natin, allergic rhinitis at sinusitis. Itatanong natin sa ENT expert, ear, nose, throat doctor, Dr. Jim Dimagila. Hi, Doc Jim. Hello, Doc Lisa. Yes. Good afternoon. Ang tanong ko kay Doc Jim, ano ang pagkakaiba ng allergic rhinitis at sinusitis o dikit ba sila? Ah, okay. Yung allergic rhinitis actually is a condition kung saan tayo pinanganak na yung ating ilong is sensitive to certain irritants or allergens, no? Tulad for example ng dust, amoy ng aso tsaka pusa, halimbawa yung mga amoy ng bulaklak, minsan yung bagong tabas na grass, minsan yung amoy ng ipis, no? Itong mga bagay na to, these are called allergens. Itong mga allergens na to pwedeng pumasok sa ilong natin, at kung kayo ay may allergic rhinitis, pwede siyang mag-cause ng reaction. So, ano yung reaction na yun? Ito yung allergic reaction. So, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng congestion, sinisipon, tumatagas yung sipon na clear, no? Nagpo-post nasal drip. Tapos, minsan, pag naapektuhan yung vocal cords natin, talagang na-irritate, namamaos, no? Namamalat. Yes. Or minsan, ubo ng ubo kasi nag-drip. Nag-drip siya, exactly. Tapos, wala namang lagnat, wala namang ibang simptomas, no? Pero talagang nag-drip siya. Tapos, minsan, nangangati yung mata, ganun ng ganun. Sa mga kids, no? Sa mga bata, kamot ng kamot, ganun ng ganun. Or minsan, yung tawag natin na allergic salute, yung ginaganon yung ilong, nagkaka-crease na dito, no? Itong allergic rhinitis na ito, itong reaction na ito, kapag nangyari ito, pabalik-balik, paulit-ulit. Yes, nakakahiya na. Kasi ngayon pa naman, takot sila sa may sipon. Yes, so, lalo na sa COVID. Sila, bakit buong taon, itong taong to sinisipon? Sinisipon, yes. So, kapag pabalik-balik na yun, pwede siyang mag-cause nung sinusitis. Yung sinusitis actually, kapag sinabi nating sinusitis, yung skull kasi na actually meron akong bungo doon, Doc Lisa. Okay ko bang pwede ko bang kabutin yun or ating bungo? Okay. This ayan. One. Iyan ho. But I think that's ang magkuha. Para hindi ako mag-cross sa camera eh. So, kung ito yung ating skull, may tinatawag tayo na sinuses dito sa noo. Okay? Mm-hmm. Dito. Okay, anong ibig sabihin ng sinuses? Itong skull kasi natin, hindi to solid bone. Kumbaga hollow siya. Meron siyang space sa likod nito. Okay? So, meron tayong sinuses dito. Meron tayong sinus dito sa gilid ng mata. Meron din tayong sinus dito sa likod nitong pisngi na to. So, ewan ko lang kung kita sa camera, pero kung makikita ninyo, sa loob ng ilong, likod nito is actually hollow. So, ito yung mga sinuses natin. Kapag nagkaroon tayo ng infection or inflammation doon sa mga sinuses na to, na hindi makalabas yung mga sipon na normally umiikot dyan sa sinuses natin, yun ang tinatawag na sinusitis. So, what causes pain is yung number one, yung infection mismo na mamaga, at saka yung fluid or yung sipon na umiikot dito, hindi nakakalabas. So, causing pressure dito sa sinus, dito, tsaka sa gilid ng mata. So, masakit po siya. Yun yung sinusitis. Ho. Okay. Usually with sinusitis, sa allergic rhinitis kasi, pwede tayong, kumbaga, we live with, di ba, you heard of the term, ho, na parang may COVID, parang accept na lang na nandiyan na si COVID. So, parang sa allergic rhinitis, ganun din yung mga patients noon. Dapat we have to learn to mabuhay na kasama si allergic rhinitis kasi part talaga siya ng katawan natin. Ibig sabihin, pinanganak tayo na sensitive sa mga certain na bagay. So, iiwasan lang natin yung allergens natin. Minsan, hindi siya ganun kamadali, no? Parang ang daling sabihin, iwasan mo lang yung alikabok, iwasan mo lang yung balahibo ng pusa. Pero hindi siya ganun kamadali, but we have to somehow try na maiwasan siya para ma-prevent yung atake ng allergic rhinitis. Okay. Eh, halimbawa, umiiwas, pero nagkaroon ka pa rin ng allergy, ano ba yung pwede nilang i-take? Or pwede ba itong pangmatagalan? O dapat short time lang? Ah, okay. Actually, pwede tayong mag-take ng antihistamines. Actually, marami tayong classes of antihistamines. Yung pinaka-basic ko, yung tinatawag na cetirizine. No? Pangalawa, you have your mga ibang mga antihistamine. Yung pinaka-latest ngayon, yung bilastin, no? Itong mga antihistamine, pwede siyang on an as-needed basis. Ah, okay. Ibig sabihin, kapag kailangan,
or pwede siyang matagal ng konti, siguro mga 1 to 2 weeks habang nag-a-attack. Usually kapag nakita ko talagang nagre-react yung patient ko, binibigyan ko na ng mga 1 to 2 weeks para lang temporarily mag-stop muna yung reaction and then as needed basis na ho. Okay. And what if nasabi niya may sinusitis na, ano naman ang treatment pag sinusitis? Kapag sinusitis na kasi, kailangan ma-check muna ng ENT namin or ng mga other doctors, no? To make sure kung ito ay bacterial sinusitis. Kung bacterial, definitely kailangan ng antibiotics. So, re-resetahan niyo. Re-resetahan na ho. Okay. Tapos, kailangan natin magbigay ng mga gamot to decongest. Ibig sabihin, papaluwagin yung mga daanan or yung mga airways or yung mga daanan ng sinus para lumabas yung sipon at hindi siya maipon sa loob. Kasi kung hindi, sasakit yung ulo. Sasakit talaga yung head ho. Halimbawa ho, for sa mga viewers natin na, for example, hindi sila nakapunta pa sa doctor, temporary measures, ibig sabihin pansamantala, pwede kayong bumili ng mga over-the-counter na decongestants like Sinotab. Pwede naman ho yun. Okay. Temporarily, nagde-decongest din naman siya. Tapos, meron siyang relief. Pero kapag halimbawa, yung lumalabas na sipon talagang uhog na, dilaw, green, malapot. Kailangan na talaga kailangan na magpa-consulta. Definitely ho. Lalo na kapag may fever, may ibang mga sintomas na, definitely kailangan na magpa-consulta. Okay. Thank you so much, Dr. Jim Dimagila. At least, alam nyo na ang gagawin nyo. Pag naramdaman nyo, punta na agad sa ENT. Yung steam inhalation. Actually, Doc, pwede naman. If it helps symptomatic relief, ibig sabihin kung halimbawa, yung naging problem kasi sa suob or sa tuob before is, I think nagiging ano siya, parang yung ibang mga viewers natin, akala na yun na yung gamot. It can help relieve ho. Kung halimbawa, for example, mag-steam inhalation, make sure lang ho na hindi ganun ka mainit kasi pwede siya mag-cause ng thermal damage kung talagang mainit yung ini-inhale. Pero kung hindi naman ganun ka mainit, medyo okay naman, nagiginhawa naman, you can do it ho. Wala namang, kumbaga, bawal na bawal. Siguro, I would recommend lang ho, huwag nyo nang gawin yun kasi baka naman, for example, iisipin, magtutuob na lang, tapos yun na lang, nag-yellow na, sakit na yung ulo, may ibang simptomas na, tapos yun lang. Hindi ko siya re-recommend. Kailangan nyo na magpakonsulta. Pero kung halimbawa, nawala naman siya after 1 day, 2 days, then okay lang po yun. Wala namang problem yun. Okay. And final tips, Dr. Jim Dimagila, rest ba? Water ba? Definitely ho. Kapag tayo ay may allergic rhinitis, nag-allergic attacks tayo, or sinusitis, mas maganda pa rin ho kung makakapag-rest tayo. Bed rest, tapos increase hydration. Kasi ho, yung normal na losses ng katawan natin, normally, naglo-lose na tayo ng water. Mm-hmm. Kaya tayo nauuhaw. Dadagdagan mo pa dun sa sipon na tumutulo, dun sa sipon na lumalabas sa lalamunan, so mas lalo tayo na dehydrate. So, kailangan talaga mag-hydrate. So, water therapy, yung mga Gatorade, pwede yun, or tsaa. For example, yung mga chamomile tea, yung mga jasmine tea, pwedeng-pwede yun. Okay. So, maraming salamat, Dr. Jim Dimagila. Thank you, ho. Maraming salamat, ho.